Ang kwentong ito ay tungkol sa dalawang tsonggo na kumakain ng bahaw. Napakaabunda talaga ng bahaw sa kanilang lugar at araw-araw nila itong kinakain. Isang araw, habang kumakain sila ng bahaw, ay napaisip sila kung bakit wala silang suden. At sa sobra nilang pag-isip, ay nawala ng pag-isip ang isang tsonggo. Nga, nabuang naging matahasig ka o bahaw. Panos-panos naman ko itong bahaw ay magkikaon, God. At pagkalipas ng ilang minuto, ay nagtangka itong magpatiwakal. Ala, sige ka na, kanapag-ikuli, hanggaw manday ka. Ala, kaya sa pinabalik ang buwang ko, maigo ginang tanam ni Barbara de, kisikisig ka. Mahalong rapa na. Tuwang-tuwa ang kalibagdugo dahil hindi siya napuruhan sa kanyang ginagawang pagpapatiwakal. At bumabay pa ito, subalit initsahan siya ng bugsay ng kanyang kaibigan para ihapak sa kanyang ulo. At gidublihan pa ito. Para sigurado nga di nakabangon ba, magpapatiwakal mga ka. Subalit sumayaw lang ito at parang walang nangyari. Lumipas ang ilang minuto at napag-isip-isip ng dalawang tsonggo na gamitin ang kanilang spaceship para makipaglakbay sa karagatan. Minta na ma-measured anger. At wala nang maraming salita. Sumakay na sila sa kanilang spaceship at sinimulang maglakbay sa karagatan nang walang pag-alinlangan. At pagkalipas ng ilang minuto ay nag-rock and roll pa ito. Napakahinay talaga bumugsay ng isang tsonggong ito. Askang buanga, naong rin inuos ka na Hanoi. Kaya sinabihan niyang paspasan para mas madali silang umabot. At sa isang iglap, pinaspasan niya ito para umabot na sila og dali. At binarugan pa ito ng isang tsonggo para lalong dumadali ang kanilang paglalakbay. At sa wakas, narating din nila ang kanilang destinasyon. At inandam na ng isang tsonggo ang kanyang sarili para sa isang matinding pagdadive. At hindi pala siya na-dive, umambak lang pala at lumangoy siya sa ilalim na parang siyokoy. At sa kabilang banda, nag-andam rin ng isang tsonggo para rin sa isang matinding pagdadive. Kuyawa, pinataod ang dipara, oh. Bebebe, tanaw na tabi ka ba umamadive? Lala, pinakuha pagkuhan. May, uy, kabate. At sa gitna ng kanilang pagdive, ay may nakita sila hindi maipiliwanag na nilalang. Kinuha nila ito at tinanaw. Hala, hala, kung saan ka nang mananapa, marag ilin man siguro na. Kwaa, pagkwaa, kailin man na. Kinuha nila ito at tinigong. At sa isang iglap, ay nakakita siya ng tubol na naglangoy-langoy. Eh, manguna tubol, God, si hotdog, manguna. Eh, buka nga si hotdog din na. Oh, God, katong nakanda sa Virginia hotdog ba? Ah, katong ang sarap lumangoy sa umaga. Amaw. At lumipas ang ilang minuto at may nakita silang hindi ka nais-nais. Pero kinuha pa rin nila ito na walang kalaban-laban. Ano kaya ang nilalang na ito? Ito ba ay alien rin? At lumipas ang ilang sandali ay nagdesisyon ang dalawang tsonggo na umuwi dahil niaksyon naglubog-lubog ang tubig. Napakagamay talaga ng kanilang mga kuha. Pero kumbater gyapon, pagdating nila sa bahay ay linagay nila ito sa plato at hinugasan na walang pagsisisi. At sa isang iglap, gihiwa nila ang bumbay na walang pag-alinlangan pa. Napakaluoy talaga ng bumbay dahil sa kutsilyo ginagamit na perting habula. At dinokdok niya ang ahos na walang kaawa-awa at hinapak pa niya ito ng panggatong at nalata siya. Una niyang ginisa ang ahos at inukay niya ito at linagyan niya ito ng bumbay para lalong sumasarap habang tumatagal. Ala ni humot ka nagmaayo gibutang ng bumbay o yung adik mo humot na tagbainti mang buo ka na. At wala nang maraming salita, nilagay na nila ang mga nilalang na nakuha nila sa ilalim ng dagat at inukay na nila ito. Bye bye bye, sabuy sa tako na bay kay mga ihisak. Kaway piling mga bay, hayas kay kuno sa buksabaw God. Diyara sa bao. Napakaganda talagang pagmasdan habang kumukulo ang mga nilalang na ito. At pagkalipas ng ilang minuto ay linagyan na ito ng dahon ng germelina. At ay, germelina, tambal manas panohot, akana na lang God. Nahot dan magugpit sa ilan ng marikdak God. At sa mga oras na ito ay mukhang lutong-luto na ang kanilang luto na sudan. Hindi na ito kailangan ng asin-asin at hindi na rin kailangan ng bitsin-bitsin dahil sinabuan na ito ng dagat ng walang hiyang taong ito. Hala, kay bawal lagi ka dagat, ako gisabaw lagi. Kita manggugo, dihabi ako nang hihinapita ba ang ata. At pagkatapos niyang ukay-ukayin ay tinakban niya ito para lalong sumasarap ang luto niya. Napakaganda talaga ang panahon sa mga oras na ito. Napakaganda ang pagmasdan ng mga ulap habang inuukban ang kaha na may sudan na may kumukulo na isang kwa. At habang bumubukal ito ay napauki ako sa sobrang bangon. At sa isang iglap, luto na ang ulam na kanilang luto at iniligay nila ito sa napakagandang plato. At nakita sa mukha ng isang tsonggo ang tuwa. At sa wakas, nakakain rin ng bahaw na may kasamang sudan ang dalawang magkaibigang tsonggong ito. Sa buhay natin ay kailangan nating magsikap para makahanap ng suden kahit gaano pa ito kahirap at kalisod dahil nakakabuang ang kumakaon ng bahaw na walang suden. At huwag nyo rin kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa aming YouTube channel. I love you.
At dito, nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam. Aloya. Para na rin!